So this is the cake. Wow! Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Money cake? So basically guys, kung paano namin siya ginawa is yun nga, yung isang bill, naglagay kami ng mark kung saan kami maglalagay ng pin. Makikita niya may pin siya dyan. Yan. Taas and baba yan guys, para hindi siya bumuka. Tapos, naggupit kami ng illustration board. Ito, sinukat namin ito sa pinggan namin sa branch. Tapos yung second, sa isang bowl ata, yung isa sa platito. Bali, tatlo yan. Yung size ng illustration board na binili namin is 1/4. Kasya na yung tatlo na yan. Tapos guys, naglagay si ate ng double tape adhesive dito sa loob ng ano. So ito kasi yung loob niya. Yan. Yan. Kita niyo yung puti doon. Yun yung adhesive tape. Tapos yun, tinatong lang namin. Trinay namin ipatong. Kasi yung una, ang trinay namin, glue stick. Kaya lang kasi ang pangit na susunog or parang nagkakaroon ng mark yung sa money. So hindi na namin tinuloy. So yun nga, nag-double-sided tape na lang kami. Tapos dumidikit naman siya. Kaya lang yun dito sa baba, parang natatanggal siya. So medyo ingat talaga. Tapos guys, itong gold part na to, nag-recycle lang kami. Nakita kami sa branch eh, sa before naming activity doon. So ginupit lang namin and then ni-wrap up namin around dito sa second tsaka sa top layer lang. Kasi sa baba, hindi kaya lagyan eh. Kasi wala na akong hahawakan. So hindi na siya nalagyan. Pero okay lang din naman. Tapos guys, yung poste na ginawa namin dyan, nagkuha kami ng mga roll ng tissue, yung gitna nun. Nilagay namin dito sa pinaka-base niya. Tapos dinikita namin ng glue stick. Tapos pinatong namin itong second layer. Tapos kinapos na kami ng roll ng tissue. So kumuha kami ng folder na matigas. Tapos nikot lang namin siya, niroll namin siya parang ganyan-ganyan. Tapos scotch tape, tapos patong namin dito. Lagay namin siya dito sa may gitna. Tapos saka pinatong tong last layer, yung top. Yun yung magiging poste mo. Kaya yan, natibay, hindi yan babagsak. Wow! So, ito yung nabili namin doon at may fat sa 7-Eleven. Yan. So, ito. Itong pag tinanggal mo kasi itong donut na to, ganyan siya. So, dapat kasi talagang ganyan lang. Eh, sayang naman kung hindi makapag-wish ang Yanny. So, para makapag-wish siya, syempre birthday naman niya, naglagay kami ng, yan nga, ng donut and then nagbili ako ng kandila. So, yan. Makapag-wish ng Yanny. Okay, guys, madali lang siyang gawin. Ang ganda nga niyang idea, eh, lalo na sa mga mag-birthday na nanay natin. Alam niyo naman na minsan, ang mga nanay, mas gustong gift is cash, di ba? Kesa sa mga material things. So, feeling ko kapag binigyan nyo yung mga mother egg, matutuwa sila ng sobra. Pakyan sa kanila. Di ba nauso din yung cake na hinila mo may money doon? Actually, gusto ko sanang gawin, kaya lang parang ang hassle. Parang nalalagkitan ako pag meron may mga icing-icing na. So, may nakita din kami, mga parang bouquet siya ng cash. Imbis na roses yung nandun, cash yung nandun. So, parang ang hirap din kasi gawin. So, tsaka medyo pang babae siya. So, at least to, medyo pang guy siya. Try nyo guys, sobrang dali. Actually, alam nyo, nag-accept na kami ng ganyan. Kasi nagawa namin to. Nagpatulong kasi ako sa kanila. And then yun, lahat naman sila tumulong. Puro pag ito naging pumatok, i-business na natin to. Charot. Pero syempre yung cash, magagaling dun sa magpapagawa ng cake, diba? Diba? Cute. Napaka-unique lang niya. And baka naman, Yanny, mapanood mo to. Buwan mo naman ako ng version nito. Mag-birthday na din ako. Pero gusto ko yung blue yung kulay. Ayoko ng orange. Ayoko ng, ayan, ayoko ng ganyang color. Medyo ano tayo. Gusto natin yung blue. Ganyan. The Ken Man. So yun, thank you for watching guys. Sana natin natutunan kayo kung paano gawin tong money cake na to. DIY.